Hello mga Katech Daddies! Ito na naman po si Daddy DIY nyo. Magre-review po tayo ng 53 pieces na automobile motorcycle car repair toolkit. Nabili ko ito sa Shopee for only 445. So, it's been a year since nagamit ko siya. So, ilalagay ko yung link in description kung saan nyo siya mabibili sa Shopee, sa seller niya, kung paano ka bibili. Ayan. Ito, buksan na natin. Itong 53 pieces na toolkit natin. Okay. So, ito siya guys. Dito yung pag-open niya. Ito yung box niya. Ayan. Ayan. 53 pieces. Okay. Lalim niya. Ito yung mga hinge niya. So, nagamit ko to last year nung gumagawa kami ng loft bed namin. Gamit na gamit siya. Tuwan-tuwa ako dito nung pagkakuha ko kasi right on there. Talagang instantly ginamit ko siya kagad. So, sakto-sakto nung pag-order ko. Saka yung time na gagawa kami ng loft bed, tumulong ako sa paggawa. So, ito yung ginamit ko. Ito. So, open ko siya. Napaka-helpful nito guys kasi napakaganda ng tools natin. So, napakatibay din niya. Dami pang choices, madaming ito, ipakita ko na lang. So nagamit ko na siya within a year. Ito na siya. Okay. So kumpleto naman siya. Ito. Ito wrench natin. Ito naman yung pang screw natin. Tapos pwede lagay natin dito yung thread. Wala talaga akong ganong alam dito sa mga tools na to. No? Hindi ko rin alam kung ano yung mga tawag sa kanya. Pero, nagustuhan ko siya. Hindi ko lang alam kung ano talaga tawag dito sa mga to. Katulad nito, hindi ko alam kung ano to. Ang alam ko lang dito eh, tawag ay parang extension. So, pinapakita ko lang sa inyo guys kung paano ko siya ginamit dati. Sa magkano yung presyo niya. Ayan. Ito guys, extension din siya. Meron din siya extension na nabe-bend. So, kunyari may hard to reach places kayo. Pwede nyong gamitin to. Kunyari mga nasa sulok. Ayan. Actually, hindi ko pa siya nagagamit. Pero, in the future siguro kung may hard to reach place na tornilyo or bolt, pwede ko siya magamit. Talagyan ko lang siya ng adapter din dito. Ayan, for example, maglalagay tayo ng pang sa Phillips screw. Ito. Nakabit lang natin siya ganyan. Tapos, ibibend lang natin siya kung kunyari, nasa dulo or nasa gilid. Ikot natin siya ganun. Ito. Kabit na natin to para sure. Ayan. Nakabit na siya guys. Kanyari, may hard to reach places. Ibibend nyo siyang ganun. Ikot nyo. So, napaka-helpful nitong tool na to. No? Talagang napakaganda. Kasi napaka-raming variety na pagpipilian. Ayan. Ito naman yung mga 14mm natin. 14mm to ano ba to? 5mm yung thread natin siya. Ito naman guys, naikot din siya. So, kung merong hard to reach places din na medyo maliit, ito lang gamitin nyo. So, maraming pwedeng paggamitan to. No? Kayo na lang mag-imagine kung anong paggagamitan nyo. Tapos ito na yung wrench natin. Ang kagandahan dito sa wrench natin, dipindot siya. So, pag nilagay natin yung, kunyari ito,
Phillips screw natin. Nalagay natin siya dito. Hindi siya mailalagay kagad kasi parang may lock siya rito. So, pipindutin nyo muna siya. Pagpindut nyo, ayan, may lumalabas doon na maliit. Hinga lang, focus lang natin. Ayan. May lumalabas na maliit na ano. Ayan, kung nakikita nyo. Yan yung maglalock sa kanya. Ito rin yung lock niya. Yung bolt lock niya. So, kakabit natin siya ngayon. Try natin dipindutin. Hindi siya papasok. So, pag pinindot natin siya, ayun, pasok. Hindi siya malalaglag hanggang di nyo siya uli pinipindot dito, no? So, kahit anong gawin nyo, kahit i-wiggle-wiggle nyo siya, itapon nyo, ihagis nyo, hindi tatanggal yan. Napaka-tibay nito. Sa kakagandahan dito, may forward and backward capability siya, no? So, ito, pang or left or right. What? Ayan. Ipigit siya ganyan. Sa kabila naman, kabilang side, iigit niya lang ng ganyan. Okay. Tapos ito naman yung parang neutral niya, parang ayan. Left, right, saka parang yung pinakagitna niya. Tapos syempre yung lock natin. Ayan. So, kung pagtanggal niya, pipindutin uli natin. Pipindut natin, tanggal na siya. Yan ang lang kadalit. So, ito yung mga toolkit natin. Meron din tayong mahaba. Ito. Sandaling ko lang. Ito, 14mm din to. Kaya lang parang deep socket yata yung tawag nila dito. Ito naman yung 14mm na isa, na maliit. So, ayan. Focus. Ayan, 14mm. Ito rin 14mm na deep socket. So, ayan siya, guys. So, it's been a year. Marami na rin ako napagamitan nito. Mga basic things. Pagtanggal ng mga tornilyo. Pagbolt ng mga tornilyo. Mga simple things na dito sa bahay. Ayun. Talagang gamit na gamit ko siya. Ito rin, meron din siyang yung parang pang-star. Ayan. Makikita niyo marami talagang variety ito, no? Aming pagpipilian. Ayan. Ang size naman ito is 1/4. Bali, ano to, no? Lima tong ganito. 1/4. Tapos itong isa is 1/4 din. Ah, ito pala. T40, T30, T25, T20, saka T15 yung mga sizes niya. Ayan. T40, tapos dito naman mga H8, H7, H6, H5, H4, H3. Ayan. Sa screws naman natin, no, meron tayong PH3, PH2, PH1. Dito naman sa mga deep socket natin, meron tayong 6, 7, 8, 10, 12, 13, and 14. Dito naman, sa mga maliliit, meron tayong 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. Ayan. So, talagang napakarami, no? Ito, meron pa sa taas na Phillips screw. So, ito yung review natin sa 53 toolkit natin, no? Automotive, kahit motorcycle, pwedeng gamitin to sa bahay. Ayan, guys. Kung gusto niyo yung video na to, follow Tech Daddy, Tech Dad DIY. So, yun yung YouTube channel ko. So, I hope you like it. Follow me. Subscribe. Comment. Support natin, guys, yung mga small YouTubers like me. Thank you, guys, so much.